Hello! Have a nice day! It's me, Lalolita Erith, again. Kamusta po tayong lahat? Kamusta po kayo dyan? Kamusta po ang inyong mga araw? So, katulad nga nung napag-usapan namin ng asawa ko na parang bilang coffee lover, bilang mahilig ako sa kape, syempre, pag mahilig ka sa kape, araw-araw talagang palagi ka magkakape. So, hindi mo na nga nalilimitahan kung ilang tasa ba o ilang kape na ba ang naiinom sa isang araw. Katulad ko na hindi ko minsan nalilimitahan yung pag-iinom ko ng kape. Medyo, kasi, ewan ko ba, parang hindi kompleto yung araw ko pag wala talaga akong kape. So, na-curious ako sa sarili ko, nakakasama na sa kalusugan ko yung pagkainom masyado ng kape, no? Kasi sa isang araw, bali, nakakaapat na baso, tatlo-apat na baso ng kape. Baka naman medyo nakakasama lang. Ayan. So, para sigurado, para sure, kasi ayoko naman isabi ko sa sarili ko na masama pala yung pagkakape na wala ako. Sa sarili ko lang opinion. So, ang ginawa ko, nag-research ako at nakita ko na merong health benefits. Dalawa ang nakita ko, may health benefits ang coffee at saka merong disadvantages yung coffee. So, sa pag-research ko yun, marami ako natutunan. At syempre, ayoko lang na meron ako lang yung may natutunan sa akong nalaman about din sa kape at sa mga iniinom mong kape. So, gusto ko po i-share sa inyo. Kaya ako ito ginawa itong video na ito dahil gusto ko talaga una dahil nag-research ako dahil nga sa yung gusto ko i-share na kung gaano ba dapat karami kape ang dapat itong mainom sa isang araw. Kapala, bago po umpisahan, gusto ko muna sa inyo sabihin na sana po ay kung nagustuhan niyo po yung video ito, paki-like and share and paki-subscribe na rin din po. And paki-hit na rin yung bell notification. Ayan, tara na, umpisa na tayo. So, una, ang sabi dyan, ayan, sabi, I am a coffee lover. Ayan, ano ba ang meron sa kape? Ano bang meron sa coffee? Ang meron sa coffee is yung tinatawag na caffeine. Ayan, yung caffeine, ayan po yung nagbibigay ng alertness at nagbibigay ng awake sa atin, lalo sa brain natin. Pagka tayo ay medyo napapagod na. Kaya na nga, nakanood ako kanina ng commercial sa isang TV. Parang sinasabi doon, oh, kung gusto mong magising ang iyong diwa, magkape ka. Ayan, di ba? Kaya, ayan yan. Yung coffee ay meron siyang caffeine. Ito na po yung health benefit of coffee based on science. Ha? Based on science, hindi po ito sa sarili kong opinion. Ito ay may health benefits ang coffee based on science. Una, sabi dyan, yung coffee can improve energy levels and make you smarter. Ayan, yung coffee ay nabibigay ng energy levels sa atin at nagpapa-smart sa atin. Bakit? Kasi nga yung kape nga mayroong caffeine and yung caffeine ang nag-improve ng energy levels natin. Yung siya yung gumigising sa ating mga sa ating diwa. Okay. Number 2, coffee can help you burn fat. Ayan, diyan ko ngayon ko lang nalaman yan, ha. Tagal-tagal ko na nagkakape. Ayan, coffee can help you burn fat. Kasi yung caffeine, sabi, is enable to, nag-burn siya ng fat. Meron ang contents na isa ng caffeine. Okay. Sabi nga, several studies show that caffeine can increase fat burning and boost your metabolic rate. Ayan, nag-boost din siya, no? Ng ating metabolic rate. Number 3, coffee can drastically
actually improve physical performance. So ini-improve niya ating physical performance para din sa una, no. Yung ini-improve niya yung ating energy levels, tapos nagpapa-smart siya sa atin. So ito number 3 ay yung nagbibigay ng physical performance sa atin. Naging maganda yung performance ng ating physical, 'di ba? Naaano niyo ba minsan na papansin niyo ba yung mga, well, mga nagko-call center, di ba, lagi nagkakapiya para lagi silang busy, para maganda yung kanilang physical performance, para hindi sila yung parang nanghihina pag nasa trabaho sila. So, kailang busy yung kanilang diwa. Okay, number 4, coffee contains essential nutrients. Ito yung gusto ko. Ayan. Yung coffee ay nagbibigay siya ng essential nutrients sa ating katawan. So, kapag umiinom tayo ng coffee, ano-ano ba yung mga nutrients na nakukuha natin sa coffee? Una, yung vitamin B2, yan, yung riboflavin, yung vitamin B5, potassium, vitamin B3. So, i-research na lang ko yung mga vitamin B3, vitamin B5, vitamin B2, at saka yung potassium, yung magnesium, yan. Yan po yung mga nutrients na nasa kape. So, kaya, dami ko natutunan sa coffee na ito habang nagre-research ako. Number 5, coffee may lower your risk of type 2 diabetes. Kaya, parang, ano siya, yung nilo-lower niya yung risk ng kung ito ay may type 2 diabetes. Kasi sabi nga rito, several observational studies na yung coffee drinker daw ay have a much lower risk of type 2 diabetes. Ayan, di ba? Kasi parang may kaibigan ako ayaw magkape kasi ng diabetes daw siya. Okay, number 6. Coffee may protect you from Alzheimer's disease and dementia. Ayan kasi karamihan, ano, ang mga dinadapuan ng mga Alzheimer's at saka mga dementia, yung karamihan dyan, mga matatanda, no? May mga edad na. So, sabi daw nito sa ika-anim na, sa number 6, yung coffee may protect you from Alzheimer's disease and dementia. So, ang sabi, coffee drinkers have a much lower risk of getting Alzheimer's disease. So, ayun, no, yung mga coffee drinkers yan. So, parang nagpo-protect siya sa from Alzheimer's disease and dementia. Yung mga coffee drinkers, ha? Ayan, number 7, coffee may lower your risk of Parkinson. Yan, parang ano rin yan, sa Alzheimer's disease, tsaka yung dementia, yan, yung Parkinson, ganun. Yung mga coffee drinkers daw ay talaga naglilo-lower niya yung risk ng Parkinson's. Okay, number 8, sabi dyan, coffee may protect your liver. Ayan, liver is an amazing organ. Kasi napakalaki ng, napakalaki ng responsibility ng liver sa ating immune system. Napakalaki ng function niya. Kapag mahina ang liver natin, ay talagang mahirap talaga makapag-function ng ating immune system. So, yung coffee ay nakakaprotect siya. Pinoprotect niya yung ating liver na maging malakas. Kasi nga sabi daw, coffee drinkers have a much lower risk of cirrhosis. Siguro cirrhosis na yan, isa kind of ano yan. Yan ang ano, ng liver. Which can be caused by several diseases that affect the liver. Yung coffee drinkers daw yan, ha? Yung coffee drinkers, yan, yung coffee may protect your liver. Ayan, baka napoprotectahan na niya yung aking liver. Okay, number 9. Coffee can fight depression and make you happier. Sabi daw, can fight depression and make you happier. No? Parang medyo ano ako dito, coffee can fight depression and make you happier. Bakit kaya? Sabi dyan, no? Okay, another study in 2000, so individual found, so depression is a serious mental disorder that goes off significantly reduce quality of life. It's very common. Yes, diba? Kasi ako talaga, honestly, marami na ako nababalitaan, nagpakamatay siya, kasi meron siya sakit na depression. Diba, pagka ikaw dinapuan ka ng depression, parang hindi, wala ka ng positive thinking yan, eh. Parang nagkakaroon ka na ng, anong tawag dito, yung self, ano, parang naawa ka sa sarili mo,
tapos parang kung ano-ano ng mga negative na naisip mo, pag time na sa depression ka, hanggang sa naisip mo na ikaw ay mag-suicide, diba? Pero sabi rito, okay, oo, hanggang sa maisip mo na nag-suicide ka dahil sa depression ka. Pero sabi dito sa number 9, coffee can fight depression and make you happier. Ano, diba? So, siguro ano, yung mga may depression, o kaya yung may mga depression, pagkatapos nag-iisip siya magpakamatay, o mag-suicide, siguro tip ko dyan, kapag nasa depress ka, kapag nag-iisip ka na mag-suicide, ang tip ko dyan, uminom ka muna ng kape. No? Siguro pag inom mo ng kape, hindi ka na makapag-isip mag-suicide. Okay. Number 10. Ayan. Ito pala. Summary, sabi, coffee appears to lower your risk of developing depression and may dramatically reduce suicide risk. Ayan. Reduce niya yung kapag nag-iisip ka ng tama nga pala yung biro ko kanina. Kung nasa nade-depress ka at nag-iisip ka magpakamatay, mag-suicide, uminom ka muna ng kape. Diba? Reduce niya yung iniisip mong negative. Okay, number 10. Number 10, sabi niyan, coffee may lower risk of certain types of cancer. Ayan. So, coffee may lower risk of certain types of cancer. Halimbawa, ano ba yung mga karamihan na, yan, liver, diba? Yung mga cancer sa liver. Yan, yung mga hindi marunong mag-alaga sa kanilang mga immune system. Pero yung coffee may lower risk of certain types of cancer. Sabi, liver and colorectal cancer. Yan, kadalasan dumadapo sa katawan ng isang tao. Pero kung tayo ay coffee drinker, ayan, napuprotektahan niya yung aking liver. Okay, kasi nga, ang dami na nagagawa ng kape pala nito. Number 11, sabi, coffee doesn't cause heart disease and may lower stroke risk. Ayan, dyan po tayo magkakaano ha. Yung coffee doesn't cause heart disease and may lower stroke risk. Wala pa po akong nababalitahan na nagkaroon ng heart disease ng dahil sa kape. Bata pa ako, teenager pa lang ako, umiinom na ako ng kape. Until now, nagkakape pa rin ako pero wala pa rin akong heart disease. Ayan. So, wala po talaga. Hindi ko, ayon sa akin nabasa, yung coffee ay hindi po siya nagko-cause ng heart disease. Ngayon, kung meron ka ng heart disease, kasi yung heart disease, di ba, minsan nakukuha natin sa genetical yan, o di ba? Kung meron ka ng heart disease at sinabi sa'yo ng doktor, magbawas ka ng magkape o kaya huwag ka ng magkape kasi ngayon meron caffeine, o di huwag ka ng uminom kasi nga dapat sumunod tayo sa doktor. Ngayon kung meron kang high blood, kung nag-elevate na yung blood pressure mo, di huwag ka munang magkape, di ba? Kasi nga yung kape nga, ini-improve niya yung ating energy level. Diba? Pag ini-input niya yung ating energy level at naging smart tayo, syempre kasama na yun, pati mga dugo-dugo natin yan. Kung sobrang mataas na yung dugo mo at nag-elevate na, nag-uminom ka pa ng kape, lalo pa tataas yung dugo mo. So, konting bawas lang, diba? Diba, mga friends? Ayan. Okay, next, number 12. Number 12, sabi daw, coffee may help you live longer. Ayan. Parang medyo naano ako rito, ah. Parang medyo interesting dito ako sa number 12. Coffee may help you live longer. Kaya nga, mag-isip-isip na ako. Sabi daw, coffee may help you live longer. Possible. Kasi alam mo kung bakit? Aniniwala ko, you know what? Kasi nga, sa unang natin nabasa, di ba, sabi nga dun yung coffee contains essential nutrients. Maraming nutrients yung coffee. So, kung uminom tayo ng coffee, ipinapasok natin yung nutrients sa ating katawan. Kapag merong nutrients sa ating katawan, syempre, hahaba yung ating buhay. Magiging maganda yung ating buhay. No? Hahaba. Live longer nga. Diba? Kasi nga may nutrients nga siya. Bukod sa mga healthy foods pa yung kinakain natin, bukod sa mga nag-exercise tayo, tapos meron pa tayong pinadagdag na nutrients sa pamamagitan ng
pinapasok natin sa katawan natin sa pamamagitan ng pag-inom ng kape, talagang may help you live longer yung coffee. Subukan nyo hindi magpasok ng nutrient sa katawan ninyo, at subukan nyo hindi kayo kumain ng mga healthy foods dyan. Subukan nyo hindi kayo mag-exercise, magtenga-tenga kayo dyan, at mag-isip kayo ng mga kung ano-ano mga negative na isip dyan. Ewan ko lang kung hindi pa ma-short yung mga long ay yung mga buhay. O diba? Yung coffee nga, meron siyang essential nutrients. So, kailangan talaga natin mag-coffee. So, pero mamaya, pag-uusapan natin yung mga disadvantages ng coffee. Diyan ako interest. Number 13. Ayan, ito yung pinakamaganda. Coffee, the biggest source of antioxidants in the Western diet. Ayan, coffee is... Ayan, yung coffee daw, antioxidants. Diba? Antioxidants, ang tagal ko na nagkakape. Pero... mukha na ba akong 85? Ayan, sabi daw, pag uminom ka naman ng coffee, antioxidants niya, nakakapagbabal ng pagtanda ng ating mukha. Tingay mukha ko nga. Wala pa naman akong 80, no? So, tingin niyo ba 80 years old ba ako? Joke. Wag na, baka magtanong pa kayo ng edad ko. Okay, number 13, the biggest source of coffee is the biggest source of antioxidants in the Western diet. And yung mga coffee daw, coffee is rich in powerful antioxidants, and many people get more antioxidants from coffee than from fruits and veggies combined. Wow, talaga? Mas marami palang nakukuha ang antioxidants sa coffee kaysa sa mga fruits. Teka, sige. Magpapatuloy ako sa pagkakape. Okay, yan. Sorry, okay. Next! Ayan, yung coffee nga. Diba masyadong popular yung coffee? Ayan, tinatawag na popular beverage yung coffee. Pagunta ka sa mga malls, lahat ng sulok-sulok ng malls dyan, merong coffee shop. Tapos yung mga tao, mahilig talaga sila sa kape. So now, mga kaibigan, kung ikaw coffee drinkers, na hindi mo alam, dahil kaya ka nagkakape, dahil gusto mo lang gusto magkape, nakaka-relax ka. Tapos, ayun nga, para lang ma-energize ka o magising yung utak ko, kailangan sa trabaho. Hindi lang pala yun ang nakukuha natin. Wala pala tayong kaalam-alam kapag nag-coffee drinkers tayo. Kapag nagkakape tayo, hindi lang basta nag-energize sa atin, hindi lang basta nagbibigay ng nag-improve yung ating physical performance, kundi nilo-lower niya yung risk of several conditions such as type 2 diabetes, cancer, Alzheimer's, and Parkinson's disease. Ayan, nawala na yung pag-aalala ko kasi yung mga nakaraan, nag-aalala talaga ako, hindi ko magkape. Nagkakape ako sa umaga, pagising ko, kape. Pagising, pagka mga bandang mga 11 o mga 10 a.m., nagkakape na naman ako. Tapos pagdating sa hapon, nagkakape ako. Bago matulog sa hapon, nagkakape ako. Grabe naman, kape talaga ako ng kape. Tapos pag natutulog na ako, naku! Siyempre, hindi na ako nagkakape noon. Tulog ako, no? Bukas na ako ng umaga magkakape. Ayan. So, ayan po yung aking na... Ayan po, na-share ko po sa inyo yung health benefits ng coffee sa ating katawan kapag tayo ay umiinom. Balikan po natin yung ating mga na... aking na-research. Ano una? Ay, ito. Yung, okay. Coffee can improve energy levels and make you smarter. Number 2, coffee can help you burn fat. Tandaan natin yan. Number 3, coffee can drastically improve physical performance. Number 4, coffee contains essential nutrients. Ano ba yung mga nutrients nila? Vitamin B2, vitamin B5, mga potassium. Ayan. Ayan po ang mga nakukuha natin, mga vitamin B3. Number 5, may lower your risk of type 2 diabetes. Number 6, coffee may protect you from Alzheimer's disease and dementia. 7, coffee may lower your risk of Parkinson. Ako, grabe, ang dami pala health benefits ng coffee. No, number 8, coffee may protect your liver. Number 9, coffee can fight depression and make you happier. Kaya huwag kayo ma-depress dyan. Kung naramdaman nyo na mag-depress, mag-coffee kayo para hindi kayo makapag-isip na mag-suicide dyan. Number 10, ayan, number 10 po tayo. Coffee may lower risk of certain types of cancer. Yan, nagpo-protect kasi pinoprotect niya yung ating katawan lalo sa mga cancer, mga certain types of cancer katulad ng mga liver na yan. 11,
cause heart disease and may lower stroke risk na pag-usapan natin yan kanina. Then number 12, coffee may help you live longer. Ayan na nga pala. Mga guys, baka naman nalaman natin yung coffee nakapagpahaba ng buhay eh. Baka gusto naman natin abusuhin naman natin. Baka naman kung nanginigarilyo tayo dyan. Sigarilyo lang tayo ng sigarilyo, tapos sabayan natin ng kape. Kasi nga yung kape nga pampahaba ng buhay, diba? O kung gusto nyo inuminom ng alak dyan, sunugin natin yung ating baga sa pag-iinom ng alak. Sasabayan nyo na lang ng kape. Kasi nga yung kape pampahaba ng buhay. Hindi po ganon. So wag po natin abusuhin yung ating katawan. O number 13, coffee, the biggest source of antioxidants. Ayan, antioxidants. Nagpapabagal ng... Ayan, siguro. Nako, yung mga senior citizen dyan, pag nalaman na ang coffee, antioxidants, baka inom kayo ng inom ng kape. Pero tinan-tinan nyo naman, baka naman mas mapapasobra tayo sa pag-inom ng kape. Ayan. So, guys, sana po, nagustuhan nyo po ang video ito sa aking natutunan sa kape na yan. So, ngayon, hindi na po ako mag-aalala. Pero, after nito ay sa susunod kong video ay pag-aralan naman natin o i-share ko naman sa inyo yung mga disadvantages ng coffee. Kanina ang ganda ng pag-usapan natin, health benefits ng coffee, ngayon naman disadvantages ng coffee. Okay guys, maraming salamat po mga friends. Kung magustuhan nyo po ang video ito, please naman subscribe. Pakihit naman po yung bell notification and then like and share. See you sa susunod kong video para makasama ko po kayo. Bye-bye! God bless!